Hello mga master, kumusta? Magandang araw at welcome po sa aking channel mga master. At ngayon naman mga master, tuturo ko sa inyo kung paano naman gumawa ng pattern ng sleeve ng polo o at saka long sleeve. At kasama na rin dito ang t-shirt kasi halos magkaparo lang naman sila. So isasama na rin natin yan mga master sa ating pagtuturo ngayon mga master ng sleeve. At kung bago ka pa lang sa aking channel mga master, pwede kayo mag-subscribe at pwede na rin yung notification bell para update kayo sa aking mga video na i-upload. At pwede na rin ipaki-like at paki-share, pwede rin po ito mga master. At saka, yun po mga master. So, ito, start na po tayo sa akin na sa ating tutorial mga master. So, ang ating gagawing measurement ng sleeve mga master ay ang length. Ano muna ito mga master, short sleeve muna mga master ito. Ang kanyang short sleeve is 9 yung length niya at ang kanyang armhole ay 20 at ang kanyang arm width ay 14. So ito mga master ay ito yung sa measurement natin ang gagawin nating sleeve ng polo o barong mga master. So, start na tayo. So, start natin mga master sa letter L po. Ayan siya. So, mula dito mga master, ang length natin ng sleeve ay 9. Sukatan tayo dito mga master mula dito is 9. Ayan siya. So, itong 9 mga master, nakuha na natin to. Huwag na, wala na tayo dyan. So, mula naman dito, ito namang arm width mga master na 14. Mula naman dito mga master, i-square lang natin yan. Ayan siya. Arm width. Itong 14 na ito mga master, kung sa square, makikita nyo dito. Makikita nyo sa ating square dito ay 14. Kung sa tape measure naman yan, o sa ruler, ay 7. Ayan siya, 7 mga master. So, ito, kukuha na tapos tayo, kung ano tapos natin yan, gulugin natin. So, ito namang armhole tayo ng mga master. Armhole na 20. Mula dito mga master, sa ating squares, kukunin mo ito sa 1/3 mga master. Ang 1/3 ng 20 mga master is, siguro mga 6.75 mga master or more or less. At dito sa square mga master, makikita natin yan sa square sa ating 1/3. Dito sa square, 1/3 ng 20. Ayan siya. Ito sa mga master ang ating 1/3 ng 20. Mula dito, akit lang tayo ng 2 inches mga master. Ayan. Mula dito, akit tayo ng 2 inches. Kung halimbawa mga master, ang armhole natin ay palagay natin 22. 1/3 ng 22, dito siya. And then, akit pa rin tayo ng 2 inches. Itong 2 inches na ito mga master, regular natin yung ginagawa. So ito, akit tayo ng 2 inches mga master. Dito siya. Pasquare lang natin. Mamarta natin paganda mga master. Ito yung 1/3 natin. Mula naman dito mga master, akit lang tayo ng 1/2 para sa sewing allowance. And then, itong 20 mga master, hatiin lang natin ito ng kalahati. So magiging 10 ito mga master. Dito sa square, makita natin yan. Ayan, di mula dito naman mga master, sukat naman tayo ng kalahat sa 20 na 10 mula dito. Dito tayo mag-sukat mga master pag ganyan. Ayan siya. 20 or 10 sa roller. Ayan siya mga master. Ito na yung papukunin ka mo dito mga master sa kapag ganyan. Ganyan siya. Ayan. So, ayan natin ang arm width. Kunin natin. So, balik natin sa mga master. Ayan na yung ating armhole mga master. So mula naman dito mga master sa hanggang dito, hatiin lang natin ito sa kalahati dahil 10 ito, 20. So 5. Ayan sa 5 mga master, ayan siya. Ngayon, i-curve mo lang din sa mga master ng paganyan. Para sa front line and then ito naman yung para sa back line.
Ayan siya mga master. Ito yung ating pattern ng polo mga master. Ngayon, ang tanong, pwede ba itong pattern na ito gagawin natin para sa blouse mga master? Sa una kasing kung turo mga master, iba naman ang procedure nito. Pero ito mga master, pwede rin itong gamitin, ang sagot ito mga master ay oo. Pwede itong gamitin para sa blouse. Pwede rin siya kasi mas, pareho lang naman sila, medyo ano nga lang siya. Medyo maluwag na lang sa igalaw ito. So, kumbaga may sabaw pa ito mga master kaysa sa blouse. Pero mas, oh, pwede rin itong gamitin para sa blouse mga master. Ayan siya. So, ito yung ating pattern ng polo. Pwede rin siyang gamitin sa blouse naman mga master. So, ngayon, kung halimbawa, dahil short sleeve ito, kung paano naman kapag long sleeve naman ang ating sleeve. Kung halimbawa, ang ating long sleeve naman ay, long sleeve ay 22. Mula dito, sukat na tayo ng 22. Mula dito mga master. Ayan. Ito siya, mark, may mark na tayo. Ayan siya mga master. Ngayon, kung ang cuff naman natin mga master ay 10, cuff natin. Mula dito, sukat lang tayo ng 5 sa kalahati. Ayan. Dahil ang 10, cuff natin ay 10. So, ganyan siya. I-kukunik mo lang yan siya mga master. Kukurve. Ganyan mga master. Ayan. Cuff natin yan mga master. Ngayon, kung ang cuff natin mga master sa long sleeve, eh, ito na siya. Mayroon namang long sleeve kasi sa, usually ganito talaga sa long sleeve, ay mayroon ba siyang cuff na may pleats pa. Magdagdag lang kayo dito mga master, dependent sa inyo kung gano'ng kalaki yung kanyang gagawin yung pleats. Pwedeng 1 inch, pwede rin 1/2. Ang gagawin natin ito ay 1 inch. Ayan siya. Ayan. At ang cuff naman natin mga master, ang sukat ng ating long sleeve ay 2 inches. Ayan siya mga master. Ngayon, ang buttons naman natin mga master, mula dito mga master, hatiin lang natin ito. Mula dito hanggang dito, ito yung magiging slit natin, hatiin natin siya. Ito ay, tinanggal rin tayo ng 1 inch na 5. So, 3. Ayan. And then, depende na sa inyo kung anong lalim. Yung, ang kadalasan kasi mga master ito, 4. 4. Mula dito hanggang dito is 4 mga master. So ito po yun, no? Mula dito hanggang dito, hatiin mo lang ito sa gitna. Ang sukat nito ay 6 inches. So ito ay 3 na kalahati. Then dito, ito 4 pala sa slit. Ngayon, pwede rin kayo mag 3 inches. Depende na sa inyo, pwede rin mag 2 and 1/2. So ito siya mga master, kung paano natin sa ginawa. So ito naman mga master na sa long short sleeve. Paano naman kapag para naman sa t-shirt mga master? Ang gagawin nila mga master na nag tayo sa amol dito na 20, aakyat na ng 2 inches, aakyat na lang tayo ng 3 inches naman mga master. Para ito sa t-shirt mga master, no, mula dito na kinakuha na natin ito na 20 kanina dito hanggang dito, 20. Kung sa polo is 2 inches, sa long sleeve naman ay sa t-shirt naman ay 3 inches naman mga master. So ito siya. Ayan. Ano, sukat kayo ulit ng 20 o 10 kalahati. Ayan. Ito yung magiging measure mo sa, ito yung magiging part sa t-shirt mo mga master. Ayan siya, ito siya, ito. And then, kunik mo lang siya. Ayan. Ito na yung t-shirt, ng mga master. Dito sa t-shirt mga master, wala na yung parang front and back mga master, halos pareho na lang yan sila. Depende na yun sa inyo kung maglagay pa kayo ng parang mas malalim sa front or mas or pareho lang. Depende na yun sa inyo, ito yung parang t-shirt mga master. Depende na yun sa inyo mga master kung maglalagay pa kayo ng mas malalim sa front at hindi naman mas malalim ang sa back. So, ayan po mga master. Para sa t-shirt, para sa polo,
Ayan, polo. Ayan, mga master. So, ayan mga master, dito na po nagtatapos ang ating tutorial sa sleeve kung paano gumawa ng pattern ng sleeve ng para sa t-shirt, sa polo, saka sa long sleeve mga master. So, ayan po mga master, maraming po salamat pa sa inyong panonood sa aking video na ito at sana ay magamit ito sa araw-araw, mapag-aralan nyo at saka magamit ito sa pangkabuhayan nyo mga master o maski sa inyong pansarili lang mga master. So, hanggang dito na lang po, maraming po salamat at God bless po sa ating lahat.